Hinahangaan natin sila dahil sa kanilang angking talino at talent. Pero alam nyo bang hindi lang pala sila magaling sa telebisyon at pelikula? Ang mga idol kasing ito, may other side pala sa likod ng kamera. Sino bang hindi hahanga sa kanilang mga proyektong tumutulong at advokasya para sa pagbabago? Ang kanilang Celebrity Charity. Matinee idol of the 90s, isa sa mga hunks ng ABS-CBN. Yan si Dieter Ocampo. Namulat si Diet hindi lang sa mundo ng showbiz, kundi pati na rin sa realidad ang totoong mukha ng kahirapan. At ngayong isa ng aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary si Diet bilang Lieutenant Commander. Nakatuon siya ngayon sa Hero Foundation. Ito yung mga tumutulong naman sa mga fallen soldiers natin, yung mga nasidente during the battle dun sa mga conflict areas natin sa Pilipinas. And then yung mga eligible members ng family nila, tinutulungan natin para makapagtapos ng pag-aaral. Yun yung talagang isa sa mga sinusuportahan natin. Malaking ambag daw ang ginagampanan ni Dieter sa organisasyon. Tumutulong po siya financially and then gumagawa din po siya ng mga fundraising event para po kay Hero Foundation. Sir Dieter Ocampo, mula po sa Hero Foundation at 232 military orphans, taus-puso po kami nagpapasalamat sa lahat po ng biyaya at pagtulong niyo po sa amin. Oh, Diyos ko, merong makikipag-date sa akin. Comedian, vlogger, at talent manager. Yan si Oji Diaz. Mula sa simpleng showbiz reporter noon, malaki na ang nagbago sa buhay ni Oji ngayon. Hindi nakalimutan ni Oji ang mga taong tumulong sa kanya noong siya'y walang-wala. Kaya nangako siyang ibabalik niya ang blessings na mayroon siya sa mga gaya niyang nagsimula sa hirap. Hindi ko kinakalimutan yun. So, binabalikan ko yung mga naging bahagi rin ng tagumpay ko. Birthday ko today, magpapakain ako ngayon po. Pag may mga racket ako na bibigyan ako ng pera, no, hatiin nyo yan sa dalawang foundation ko. Huwag nyo sa kaibigay because I earn so much naman. So, bigay nyo dun sa dalawa. Ipangalan nyo yung mga cheque doon sa kanila. Huwag sa akin. Ang Dugong Alay, Dugtong Buhay Foundation, ay nagbibigay ng libreng dugo sa mga may kailangan ng blood transfusion. Minsan nang humingi ng tulong dito si Oji dahil kailangang suplayan ng dugo noon ang kanyang anak para mabuhay. Noong 2017, yung anak ko na isang miracle baby, 25 weeks lang siya nung ipinanganak, na 625 grams lang siya, wala pang isang kilo, na kailangan siyang salinan ng dugo once a week. Itong Dugong Alay, Dugtong Buhay, nung makilala ko, every week meron kaming sariwang dugo, as in 3 days old lang yung dugo. Nakakakuha kami. Kaya isang pangako ang kanyang binitiwan sa organisasyon at tinutupad niya hanggang ngayon. Kaya sabi ko dun sa presidente, nung nabubuhay pa siya, sabi ko, intayin niyo lang kami, Sir Nap. Intayin mo lang ako. Pag nakaraos kami dito, tatayo ang kita ng opisina. Doon na pumupunta yung mga nangangailangan ng papel para makuha nila yung dugo sa blood bank. Hanggat nabubuhay ako, dahil kayo yung tumulong sa anak ko, itutuloy natin yan. Nag-start po ang Dugong Alay ng walang-walang pondo. So, nung nakilala namin Sir Oji, ayan po, pangarap lang po namin tayo magkaroon ng opisina ng Dugong Alay. Ngayon po, natupad po. Sir Oji, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa Dugong Alay, Dugtong Buhay, kundi dahil po sa inyo, wala po kami opisina. Aktibo rin si Oji na nagsusulong ng advokasya para makaiwas sa breast cancer. Tinayo ang foundation noon. Ang alam lang namin ay ano bang pwedeng maitulong. Pero napansin namin marami palang kailangan na iabot sa pasyente. Kasi nung panahon na yun, wala pang mga cancer program ang gobyerno. Pagkatapos na maalis yung cancer, tuloy-tuloy na gamutan.
ito yung nagki-chemotherapy na sila o nagre-radiotherapy. Hindi kailangang magkaroon ka para ma-realize mo na dapat pala akong tumulong. Gustong-gusto ko silang kausap kasi ang sigla-sigla nila, parang ang laki ng nagagawa nila sa akin. Imagine mo, may mga sakit na ito, tinatawanan lang nila, kaya nananatili silang inspiration tsaka motivation sa akin. Hindi mahihigitan ni kalahati yung binibigay mo sa foundation. Malaking bagay yun sa mga pasyente na ikaw ay buhay tao na naaalala sila kahit anong panahon at kakasakay sa anong paraan. Mabuhay! Mabuhay! I'm Pia. HIV AIDS awareness naman ang pinagtutuunan ng pansin ng dalawang Pinay Miss Universe na sina Pia Wurtzbach at Catriona Gray. Na gusto nilang magbigay ng tamang impormasyon tungkol dito. There is treatment and treatment works. This life-saving medicine gives us hope to continue. So it would be better to encourage PLHIV to adhere to their treatment to achieve an undetectable status because in this case, they cannot pass it on. May kinalaman naman sa bisikleta ang advokasya ng TV host na si Gretchen Ho. Talagang pinanindigan mo ito, Gretchen, ano? Yung donate a bike and save a job campaign. Ilang taon mo nang ginagawa ito? Since the start of the pandemic, 2020. Nagsimula yun dahil bilang isang siklista, I wanted to try out yung ano, bike lanes natin. Kasi bago lang yung pandemic, naging uso yung pagbibisikleta. So nag-ride kami sa EDSA. Doon sa bike lanes, gumagawa kami ng video para i-describe ko ano yung kondisyon ng mga siklista. At sa dulo ng video, namigay kami ng dalawang bikes to two people who lost their jobs in the pandemic. Yung isa, construction worker na naglalakad madalas mula sa Fairview papuntang Pasig, araw-araw yun. Ang layo naman nun! Kasi di ba walang public transportation. Oh. And then the other one was a security guard, nanay. Mula sa San Mateo, papunta sa, I think, sa Quezon City rin. So, ang kwento niya sa akin, sabi niya, 8 hours ako naglalakad sa isang araw. And pag-uwi ko, wala na akong gana para magluto pa para sa mga anak ko. Sabi niya, Gretchen, hindi ko gustong magtrabaho. Talagang hindi na namin kaya. So, doon ako na-move. Nung nagbigay kami ng bikes, tapos para na-realize ko yung value that it brings to people in terms of livelihood. So, parang sometimes people just need a bridge to help connect them to work. So sabi ko, parang bakit hindi ito yung ano, gawin pong para pamamaraan na magtumulong ng pandemic. Correct. Oo nga, no? Nakapagpamigay kami ng 1,000 bicycles 2020-2021 and then another 700 in the past. Hanggang sa may nakapansin sa kanyang Donate a Bike campaign. Isa na rito si Piolo Pascual. Day one, Piolo Pascual donating 100 bicycles. Wow! And then eventually, nag-viral nga siya. I got 10,000 applications. Mag-apply kayo, justify ninyo bakit ninyo kailangan ng bisikleta. Mula sa Metro Manila, nakarating na sa iba't ibang probinsya ang mga bisikleta ni Gretchen. We went to 10 cities around the Metro Manila. Nagbigay kami ng bisikleta sa Cagayan. Pati sa Naga, parang lumawak yung movement mula sa bicycle, getting bicycles, but also pushing for cycling infrastructure. Kasi alam naman natin na pag ikaw isa sakay ng bisikleta, hindi ka naman sasakay doon kung hindi ligtas. Sabayan natin ng bike lanes, sabayan natin ng bike parking, sabayan natin ng overall protection of the cyclist. Marami rin ang humanga at naantig sa mga ginawang tulong ni Vice Ganda sa La Union at Gerald Anderson para naman sa mga aso. Ang kanilang kwento, naku, huwag niyong kaligtaan. Abangan sa pagbabalik ng Rated Corina. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo,
Huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Bata ang mga TV host na sina Caril at Luis Manzano. Kahit busy sa kani-kanilang mga project, kasama palagi sa kanilang oras ang pagtulong sa mga batang may sakit na kanser. Aktibo ang dalawa sa pagbibigay saya at pag-asa sa mga musmos na lumalaban sa sakit na nakatira sa child house. What's up, mga kapamilya natin dyan sa La Union, lalong-lalo. Naipakita naman ni Vice Ganda ang pagmamahal niya sa kanyang mga kababayan sa La Union. Nang bayuhin ng bagyo ang kanilang lugar, namigay ng ayuda ang Unkabogable Star na labis na ikinatuwa ng kanyang mga natulungan. Hi, Vice Ganda! Salamat sa mga tulong ninyo. Maraming ay ayatin kayo amin nga kalugarak dito La Union. Ang amin namang direktor at aktor na si Direk David Chua, hindi rin nakakalimot sa kanyang kinalakihan sa Tondo. Marami sa mga kapitbahay niya ang nangangailangan ng tulong pinansyal at suporta mula sa LGU ng Maynila. Kaya naisipan ni David na buuin ang Damayan sa Distrito 2. Ako mismo naranasan akong maging zero sa buhay, lalo na nung pandemya. Kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng pagkain, kailangan ko ng matitirhan, kailangan ko ng kadamay. Kaya ako naisipan ko na buuin itong Damayan sa Distrito 2 para makadamay ko lahat sila. Hindi lang naman to sa aking district eh. Pwede naman ko sa District 1, District 2, o kung saan man sa buong mundo ginagawa ko itong pagtulong at pagdadamayan para magkaroon tayo ng damayan sa ating mga distrito. Dahil daw sa damayan, napabilis ang pagkuha ng mga taga-Tondo ng mga serbisyong kailangan nila mula sa gobyerno. At dagdag pa dito ang mga ayuda na natatanggap ng mga taga-Distrito 2. Napadali yung paghingi, katulad na hindi na sila nanghingi ng requirements. Pagka po bumaba sa barangay, agad po natutulungan. Direkta po yun mismo, kay Direk David Chua po. Kaya nagpapasalamat kami na andyan po si Direk David Chua na handang tumulong sino man po yung nasa harap po niya. Isa si Aling Merly na nagbebenta ng pagpag sa Tondo ang nabigyan ng tulong na pangkuhunan. Ngayon, negosyo ng mamihan ang kanyang ibinibenta. Pasalamat ako ni David Chua na nagbigay sa akin ng puhunan sa mami dahil talagang malaki ang natulong niya sa akin. Total, sabi ko, kung ituloy-tuloy, gagawa pa ako ng isang mamihan kasi yung sidecar ko doon sa bahay na bakante, pagawa ko pa ulit. Ang unang-una nakikita ko dito, kailangan natin livelihood, kabuhayan talaga. Secondary, yung chicha, yung may pagkain. Yun ang mga kailangan natin dito. Kasi kung may livelihood ka, kung may kabuhayan ka, kasunod na yung pagkain eh. So kailangan tutukan natin dito kung paano mabuhay ang mga mamamayan natin dito, kung paano sila kikita ng pera, para naman meron tayong asenso sa buhay natin. Kaya nga naman, nagbigay tayo ng cart sa isang kasama natin sa Tondo na pangarap daw niya magkaroon ng mamihan. Kaya nagbigay tayo ng cart na konting puunan para maitayo niya ang kanyang pangarap na mamihan. Gerald Anderson Foundation. Nakita naman ng kapamilya star Gerald Anderson ang galing ng mga canine rescue dogs, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Dahil nag-training siya noon sa Philippine Coast Guard Canine Group, alam niya ang kakayahan ng mga canine dogs sa paghahanap ng mga nawawalang tao tuwing may sakuna. Kaya binuo niya ang Gerald Anderson Foundation para mag-train ng canine unit o mga rescue dogs. Ilan lamang ang mga celebrity na ito sa mga taong nagsisilbing inspirasyon para makatulong sa kapwa. Pero tandaan, wala sa laki o bigat na susukat ang halaga ng pagtulong. Kahit kaunti at maliit lamang yan, basta bukal sa loob ang pagbigay, gaya nilang mga sikat. Nakita mo na rin ba kung sino ang pwede mong tulungan? I don't use any other shampoo and conditioner except
Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.